Hello mga guys! Magandang araw sa atin lahat. Welcome back to my channel. It's me again, Geraldine. So sa araw na ito guys, magluluto tayo ng ginisang ampalaya with seafood. So ito yung mga ingredients na ating gagamitin. Meron tayong black pepper, salt, garlic, at onion, bouillon cubes, at ating seafood na shrimp at scallops, at ang ating soy sauce, at ang ating mantika na olive oil. Meron tayong dalawang itlog at ang ating ampalaya. So yung ampalaya natin guys, binabad natin sa asin 30 minutes guys. Tapos pagkatapos mababad, hugasan natin at patuluin. So yan na, start na tayo magluto. At yung mga ingredients nga pala guys, ilalagay ko sa description box. So, dun yung makikita lahat ng ating mga ingredients. So, yan. Nagpainit tayo ng mantika sa ating pan. So, pagka mainit na ang ating pan at ang ating mantika, ay pwede na natin ilagay ang ating garlic. So, yan. Halo-halo ilang natin sila para hindi sila matikit. So pagkatapos niyan guys, na medyo maluto siya ng konti, atin naman nang ilalagay ang ating onion. So ayan. I-mix lang natin sila. At pagka makita natin ating onion ay medyo nagbo-brown na, pwede na natin ilagay ang ating ampalaya. So, sa ampalaya guys, depende sa inyo kung gusto nyo ng half cook or talagang lutong-luto. So, ako kasi guys, gusto ko talaga yung overcook siya. Parang feeling ko kasi mas nababawasan yung pait niya pag yung lutong-luto talaga. Diba kasi merong iba na gusto yung half cook lang. So ako, niluto ko siya ng 50 minutes lang. Nasa ano lang tayo guys, below medium heat lang tayo. So yan, naglagay na din ako ng black pepper at ng salt. Pwede na rin kayo maglagay niyan guys. Yan, salt natin. So, halu-aluhin lang natin. At tatakpan natin sila. Yan, pagkatapos ng 15 minutes, yan, ilalagay na natin ang ating seafood. Sa sahog guys, kahit anong sahog, pwede kayong gumamit. Pwede yung gamitin kahit anong. At ano din guys, yung sa kamatis, pwede rin kayo gumamit ng kamatis. O ako, hindi na ako gumamit kasi wala akong gagamitin, na ubos. Hindi ko na ano na, napansin na naubos na palang aking kamatis. So, pwede tayong gumamit ng kamatis sa ating ginisang ampalaya. So, ayan, naglagay na tayo ng konting soy sauce lang guys, para pampakulay lang. Ayan. So, magkakatas yung ating seafoods, guys. Kaya, magkakaroon siya ng konting tubig. Maya-maya may kita nyo. So, takpan natin sila. At lutuin ng 3 minutes. 3 minutes, 5 minutes. Ayan. So, ayan, guys. Diba? May nagkaroon na siya ng tubig. So, okay lang yan kasi maglalagay pa tayo mamaya ng itlog. So, yung tubig na yan is mawala rin naman. So, pwede, kayo guys, pwede rin kayo maglagay ng tubig. Siguro mga konti lang para meron kayong maisabaw sa inyong kanin. Sisa ko, ayoko nang medyo may tubig-tubig. So, okay lang yan. Mawala yan maya-maya pag naglagay tayo ng ating itlog. So, yan. Pag after ng... After na yan, ay ilalagay na natin ang ating itlog.
So, itatabi lang muna natin sila. At ating lulutuin ng ating itlog sa isang side lang. Yan, halo-haloin lang natin. At naglagay ako dyan guys ng isang bouillon cubes. So kayo, pwede kayo maglagay ng nor cube. Mga kalahati siguro guys, pwede na yun. So, ayan. I-mix lang natin sila ng maayos. Halo-haloy lang natin si itlog. Ayan, pagka alam nyo na, nakita nyo na na medyo luto na ang ating scramble egg, ay pwede na natin silang i-mix together. O, diba? Maya-maya. Ayan, pwede na natin silang pagsamahin. O, diba guys, nawala yung ano? Nawala yung tubig. So, ayan. So, after nyan guys, 1 minute lang. Luto, tapos na tayo. Yan. After 1 minute na ma-mix natin sila, tapos na yan. So, yun guys. Ayan na. Okay na siya. Luto na siya. So, ilalagay na natin sila sa ating serving bowl. So, ayan. Ito na ang ating ginisang ampalaya with seafood. So, ayan guys. Diba? Yummy, yummy. At syempre, na-miss natin yan. So, kailangan natin imukbang yan, syempre. So, ayan. Masarap yan. Mapapakarami talaga tayo ng kain yan, ng kanin, no, diba? So, pero guys, ingat-ingat lang tayo sa mga, yung mga high blood dyan. Meron tayong ampalaya at seafood shrimp dyan, kaya ingat-ingat tayo. So, yun guys, I hope na nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Don't forget na i-mag-subscribe sa akin channel kung bago ka pa lang sa akin channel. Don't forget to subscribe at don't forget din i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa akin pang mga video na i-upload na mukbang at ang ating recipe cham-cham. At i-like na rin ang ating video para naman, di ba? Happy-happy tayong lahat. So, yung guys, maraming salamat sa muli. Bye-bye!